Come on. Si Raya tampol semua. Puyat ka ba? Eh, masama lang ang timing, sir. Oh, Selena. Kulang ka pa eh. More practice, okay? Hayaan niyo, sir. Sige, sir. Ikaw naman, oh. Practice ka ng practice. Puro ka naman mintis. Itong gayain mo. Walang sinasayang na bala. Eh, sir, wala naman nasayang sa bala kung pasok naman lahat, oh. Wala nga lang sa bullseye. Ang mabuti pa, mag-computer ka na lang. Siguradong bullseye ka ron. Sige. Yes, sir. Huwag kang malikot! Bitawan niyo ako! Walang mapapasok! Ano sitwasyon? Sir, doon nagtawag yun ng hostage. Hoy! Pag-aulol! Huwag kayo lalapit! Kung hindi, sabay-sabay tayo sasabog! Kaibigan, sandali lang. Mag-isip-isip ka muna bago mo gawin ang mga bagay. Tama-tama tayo sa impyerno! Mabuti ka! Sumuko ka na maayos! Huwag mong itama yung bata! Sir. Sir, anong sitwasyon? Kasamahan niya ng sindikato. Nakatakas. Hinabol. Naipit. Ayan, ng hostage. Sir, tabi ka dyan. Tatapusin na natin to. Pag lumapit kayo, mamamatay to! Sandali, sandali. Sandali. Yan ang sinasabi ko. Masyado kong padalos-dalos. Abay, hindi nagbibiro yan. At alalahanin mo, yung bata, basang-basa ng gasolina. Kapag tinama mo siya, mabibitawan yung lighter at babagsak sa lupa. Patay! Sir, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Bautista, pakitsyak ang lakas ng hangin. Sandali, sandali, sandali. Baka nakakalimutan mo na ako ang namumuno dito. At ako ang dapat masunod. Susunukin ko ito! Alam ko, asintado ka. Pero nakikita mo ba yung tatay na yun sa likod ng hostage taker? Sa lakas ng baril mo, kapag inupakan mo yan, lulusot ang bala dyan at tatama sa tanker. Gusto mo ba pati tayo malitsyon dito? Masusunog tayo dito! Sir, 10 miles per hour, moving southeast. Ano? Selena, i-check mo yung distansya. Meters, sir! Maximum range, 300 miles. Velocity, 120 miles per second. Daniel, ano lagay mo? Sige! Lapit! Sir, delikado. Usa, palitan ng baril. Daniel, M16. Velocity, 70 meters per second. Delikado pa rin. May sandbags tayo. Harangan kaya natin ang dalawa. Malakas pa rin, sir.
Tatlo. Pasok! Wala akong tiwala sa grupong to, ha? Mukhang tama ka. Ikaw ba si Tony? Ako si Mr. Santiago, yung tumawag sa'yo kagabi. Siya nga pala, mga kasama ko, si Mr. Robert, tsaka si Mr. Yurik. Galing sila sa Libya. Gusto nilang bumili ng armas sa inyo. Paano mo makilala pangalan ko? Kay... Hindi bale. Ang importante, matuloy ang deal natin. Mr. Santiago, matutuwa ang kliyente mo. We have the best and the cheapest in town. .45 Beretta 92F, Jericho. Can you help me with this? I can't. It doesn't open. Can you push it back? Who brought you here? Salita! Said we're going to have fun. Get out of here. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Mag-aksaya ng panahon. Alam ko si Johnny may pakanaan ito. Teniente, hindi mo ba naisip na mapanganib yung ginawa mo?
Paano kung sumablay ka? Yan. Yan ang sinasabi ko. Pero hindi niya ako pinakinggan. Pwede ko naman pakiusapan yung tao para sumuko. Sir, wala na akong choice. Wala na akong panahon. Kung nagtagal pa, baka nadedo na yung bata. Bullshit! Hindi mo ba naisip? Nasa lakas ng penetrating power ng baril mo, lulusot ang bala sa katawan ng tao. At maaaring tumama sa tanker sa likuran niya. Pero sir, pinag-aralan namin ang sitwasyon. At inalam namin sa computer na posible yung gagawin ko. Ang tanong ko, sagutin mo. At saka bakit hindi mo pinakinggan ang advice ng officer in command? Hindi ko na kailangan sagutin ang tanong mo. Ang importante, mission accomplished. Taken for granted. Nanapatay mo ang suspect. Nabitawan ng lighter at hindi mo tinamaan. Eh di sabog kayong lahat dun. Alam mo naman ang consequences of your act. Sir, ginawa ko lang yung nararapat. Colonel, we should charge him for disobeying his superior officer for a lawful order. Colonel, huwag na natin paabutin ito sa ganito. Maganda naman yung ginawa ng bata eh. Eh, paano nga kung hindi ganun ang nangyari? Tony, ano ba talaga nangyari? Inambush kami. Set up lang pala yung pagbili ng armas. Nagduda na ako noong una. Hindi man lang marunong humawak ng baril ng mga bibili. May kutuba kong pangkat ni Johnny gumawa nito. Sugo ni Johnny ang tao na yon. Nasisiguro ko na siya ang may pakanan ng gulong yon. Lahat. Si Johnny lamang ang gustong makakuha ng negosyo ko. Gaganti tayo. Hindi ako papayag na tapakan tayo ni Johnny. Tama ang desisyon mo. Maaasahan ko kayo. Lalo na ikaw, Tony. Pinahahanga mo ko sa ginagawa mong pagmamalasakit sa aking negosyo. Hindi ka magsisisi. Hindi ko titigilan si Don Donato hanggat hindi siya gumagapang. Tama yan, boss. Ang dapat sa kanya, magpahinga na. Dahil malulutong na ang kanyang mga buto. Tama ka rin, boss. Ang mahalaga ay mapasa atin ang negosyo ni Don Donato. At gusto ko rin makuha ang serbisyo ng kanakamay niya. Si Tony, naiintindihan niyo ba? Kailangan kong makausap si Tony sa lalong madaling panahon. Ang tagal naman ang hinihintay natin, sir. Siya nga naman, sir. Akala ko ba professional yung kausap natin? Alas 7 pa tayo nandito ah. Alas 9 na, wala pa rin siya. Huwag na kayo mainip. Baka na-traffic lang yon. Kung na-traffic lang, wala siyang sariling diskarte. Pulis pa naman siya. Eh, bago pa lang doon sa Pilipinas, kaya hindi pa sanay sa kalsada natin. Baka naligaw siya imported. Salute! Carry on. Class, I want you to meet Major Carolina Reyes. She just finished her advanced studies in California in various fields of the police force. Magaling din siya sa computer programming. At sa lahat ng klase ng mga armas. Siya ang magli-lead ng grupo at direkta siyang magre-report sa akin. Major, ito nang bahala sa kanila. This is a very powerful weapon. Model SSG-1969, manufactured in Austria. This propels a 7.62mm bullet. Maximum range 3,375 meters with a minimum range of 1,100 meters. Magazine clip is 5 rounds, and the maximum wind velocity is 600 miles per second. The wind has minimal effect on its trajectory, and don't forget, this gun should only be handled by a master shooter. Major! Ang lahat ng uri ng baril ay may kanya-kanyang gamit. Ang kailangan lang naman dyan ay common sense eh. You must be Lieutenant Marquez. Yes, ma'am. So,
ikaw ang bumaril sa hostage taker sa gas station. Yes, ma'am. Yes, ma'am! Kami lahat, kasama doon. Kasama kami lahat! Kasama, ma'am. Kasama kami doon. Kasama kami doon. Diba? Kasama kami lahat dito. Nabaril mo ang hostage taker. Alam mo bang delikado yung ginawa mo? Yes, ma'am. Alam namin. Pero diniskas na yan itinyente. At kung hindi dahil sa galing at discarded kakayahan niya, maaaring napahamak ang bata. Ma'am, hindi porke galing ka ng Amerika eh. Alam mo na lahat. I didn't ask for your opinions. Lieutenant, hindi mo pa sinasagot ang tinanong ko sa'yo kanina. Yes or no? Ma'am, yes. So, inaamin mo na sumugal ka nung pinutok mo yung baril? Hindi. Sa dami ng pinasok kong ganyan sitwasyon, alam ko na ang dapat kong gawin. Tiniente, alalahanin mo na sa trabaho natin ito, minsan ka lang magkamali, sabit na ang baril mo, pati na ang buong departamento. So, never rely on chance. With all due respect, ma'am, bilang pulis, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero nakakalimutan mo yata na hindi Amerika dito. Iba ang sitwasyon. Pero alam mo, ma'am, mas gagaling ako pag ikaw naging partner ko. Hindi umubra yung taro eh, no? Sinabi. Ang ganda talaga ni Major Reyes, no? Oo nga eh, kaso mukhang stricto. Kaya nga mismo siya hanggang ngayon eh. Oo. Wala yun, style niya lang yun. Alam nyo, nagpapatrack lang na attention yun. Alam mo, bossing, iba siya eh. Ang lakas ng dating. Parang bagyo ang katawan. Parang... Oo, oh, ako na naman ang nakita mo. Alam nyo, puro forma lang yun. Pustahan tayo. Hiritan ko siya. Wala pang isang linggo. Mapapasagot ko siya. Oo, oh, talaga, nga. Sir. Pag napasagot na siya, mas bibilib kami lalo sa'yo. Oo. Oh. Ano? Alam mo, bossing, alam naming matinig ka sa chicks. Pero pagdating kay Major Reyes, eh... Ah, ganun. Tsaka ano? Pare, huwag ka masyado mayabang. Baka mapahiya ka sa amin. Oh, sige. Pustahan ano? Tayo. Sige! Sige, sige. Pag ako nanalo, ililibre niyo ako kahit sa restaurant ko gusto. Oh, sinabi mo yan, ha? No problem! Sinabi mo yan. Pag kayo nanalo, Don. Ako naman ang maglilibre sa inyo. Okay, oh, sige, sige, game. Sige, sige. Magmula ngayon, sismulan ko na. Manood kayo. Sige. Sama ako lima. Yabag talaga nun. Super talaga. Come in. Major, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Lieutenant. No problem, ma'am, but you might have a problem with me. Pwede ba lumayo ka ng konti? Just joking, ma'am. Sabihin mo na kung ano gusto mong sabihin, dahil marami pa akong trabaho. Eh, puro kayo paperwork eh. Ba't hindi kayo mag-sightseeing? Bagong salta kayo rito. Kung gusto nyo, ako magiging guide nyo. I'll show you around. Ang ibig mong sabihin, gusto mong lumabas tayo? Tama, ma'am. Ay, sorry. Sorry, sorry. Kumain muna tayo. Ah, hindi na. Busog pa ako. Kakakain ko lang. Ah, ganun? Di bali, ma'am. Hindi naman araw-araw busog ka. Gugutumin ka rin.
Kayo talaga, oh. Nabulaan pa kayo, nabulaan. Si Tony yun, ah. Anong ginagawa niya? Para walang saksi. Pare, may naganap na patayan sa labas ng restaurant. At alam ba kung sino mga biktima? Sabi nila, yung mga kasama ni Johnny. At ang suspect daw, yung mga tauhan ni Don Donato. Palagay ko, nagkakaubusan nga sila eh. Mabuti nga yun, para maubos na sila. Tsaka nagpadala na rin ako ng tao, para bantayan ang bawat kilos nila. Uy! Good morning. Ma'am. 5 counts. Lilingon sa akin yan. Pag lumingon, bibilib talaga ako sa'yo. 1, 2, 3. Hi. Oh, anong sabi ko sa'yo? May sukli pa akong dalawa. Bilib na talaga ako sa'yo. Ang lakas talaga ng apil mo, sir. Ikaw kasi, ina-underestimate mo ko eh. Nung unang araw pa lang niyan dito, alam ko na malakas ang tama sa akin noon. Oo na nga, naniniwala na nga ako eh. O tara na. Halika na, kumain na tayo, gutom lang yan. Ilibre mo na ako ha. Basta ikaw magbayad. Jimmy! Uy, Tony! Ano, kumusta ba? O pare. Traffic eh. Tony! Kanina ka pa namin hinihintay. Tony, kain! Oh. Sige, salamat. Kaya nga pala, pinakikilala ko si Eddie, tsaka si Richard. Tony. Si Don Donato. Ah, si Papa, nandun sa loob. Upo ka muna. Upo ka muna. Sige. Anong gusto mo? Tony! Oh, tawag ka. Maupo kayo. Congratulations. Malinis ang trabaho. Ngayon alam na ni Johnny na meron siyang kalalagyan. Don Donato, bakit hindi mo lang ay magbakasyon, magpahinga at magpalamig? Para naman maiwasan natin ang mga konting problema sa negosyo. Hindi ako maaaring umalis. Marami kong tao nilaglag. Alam ninyo yan. Papa, ayokong nag-aalala kayo. At saka, lahat nasa inyo na. Kailan pa kayo magpapakasarap sa buhay? Saka na yan. Marami pa akong bagay na ayusin. Lalo na ikaw, Jimmy. Mula nang mamatay yung ama, ako na nag-aalaga sa iyo. Tinuring kita na tunay na anak. Ang gusto ko ay maging maayos ang buhay mo. At ikaw, Tony. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Oh, ano ba? Oh, pare!
Sir. Long time no see. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Lalo na sa taong yan. Makikilala ko sa iyo, si Richard. Si Uy. Eddie. Ha? Mga tauhan ni Don Donato yan. Ay, pare. O, pare, pare. Sandali lang, ha? Sige. Don, magpapaalam muna si Richard tsaka si Eddie kasi may lalakarin pa eh. Sige, salamat sa pagdating ninyo. Sige, ho. Thank you. Thank you. Richard. Sige, Jimmy. Pare. Sige. Pare. Paano nung? Sasama ko muna sila. Op, op, op. Tutal, kumpleto na rin lang naman tayo dito. Pa-picture muna tayo. One big happy family. Oh, okay. Sige, sige, sige. Oh, Robin, pinag-usapan natin, ha? Oh, sige. Kita lang tayo doon. Good afternoon, ma'am. Can I offer you a ride? Thanks, but no thanks, Lieutenant. I'd rather walk. It's a long way from home. Thanks again, but walking keeps me in shape. What do you say we grab a bite then watch a movie? How about that? Are you asking me for a date, Lieutenant? Not really. I just want to get to know my superior officer better. You know, spend some time with her. So, you are asking me for a date, am I right? Well, yeah, I guess you can call it that. Sort of. Well? Sorry, the answer is no. Well, I guess we can just go out as friends. As friends? Pwede siguro. Kaya lang pagod na ako. Kailangan ko na magpahinga. Alam niyo, ma'am, mahirap ang taxi ngayon. Lalo na kung uulan. Kaya, sumakay na kayo. Halika na. Sige. Walang ya. Bye! Uulan na. Walang niya. May kotse pala siya. Naisa na naman ako. Talo na naman ako sa pustahan nito sa grupo. Paano ba to? Di bale. Babawi ako sa kanya. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Saan ba talaga tayo pupunta? Huwag ka mainip. Malalaman mo rin. May tao lang na gusto kumausap sa'yo. Sandali lang to, Tony. Sige na, pagbigyan mo na. Ayan na. O, Johnny. Ito na si Tony. Pinahanap mo. Tony, maupo ka. Maupo ka, Tony. Sa totoo lang, bilib ako sa'yo. Kaya kita pinahanap. May tatanong lang ako sa'yo. Masaya ka ba kay Don Donato? Pwede na. Buksan mong iyong mga mata. Hangarin mong mas mataas. Ang mga taong katulad mo ay malaking kikitain sa negosyo ko. Alam mo, Tony, malakas ang benta ng mga armas ko. Sa buong mundo, marami at malalakas ang mga koneksyon ko. Si Don Donato lang ang hadlang sa akin. Gagawin niya ang lahat para lang ako pabagsakin. Pero hindi niya ako kaya. At may araw din siya. Meron akong proposisyon para sa'yo. Sumapi ka sa akin. 30% ang bawat transaksyon. Salamat. Pero habang buhay si Don Donato, hindi ako kakala sa kanya. Gusto kita. Prangka at tapat.
Ngayon palang itinuturing na kitang kaibigan. Tumanggap kami ng isang fax report mula sa Pentagon tungkol sa isang international terrorist group, ITG. Gagamitin nilang channeling point ang Pilipinas. At ayon sa ating intelligence, kumpirmadong may contact silang arms supplier dito. That's bullshit, ma'am. They're making a lot of noise out of nothing para matakot kami sa kanila. As I was saying, extremely dangerous ang grupong ito, Lieutenant. Dangerous? Eh, hindi pa nga namin nasusubukan eh. Ang hirap sa inyo, ma'am. Ina-underestimate nyo kami. Diba? Oo. Oh. Eh, talaga. That is not my point. Hindi ordinaryong terorista ang involved dito. Terorista? Eh, sa bundok lang yun ah. And besides, nandito sila sa Pilipinas. Paano sila makakaporma sa atin? Tama yun, ma'am. Ang kailangan lang natin, tiwala at kumpiyansa sa sarili. Kahit punong-puno ka ng self-confidence, hindi pa rin sigurado ang panalo mo. Ma'am, mas lalong wala kang panalo pag wala ka talagang confidence sa sarili mo, ma'am. Oo, tama yun, ma'am. Oo, alam mo, ma'am, tama yun. Kung ayaw mong maniwala sa paliwanag ko, you may leave this room, Lieutenant. Permission to leave, ma'am. Maniwala ka, Tiniente. The ITG really exists. At darating sila dito sa bansa anytime. At hindi sila ganun kadaling patayin kagaya ng iniisip mo. Dahil kahit ikaw na ang pinakamagaling, hindi mo pa rin sila kaya. Kung meron man o wala, isa lang ang buhay nila. At pareho ang kulay ng dugo namin. Kapag nagsalpukan kami, sila ang babagsak sa lupa. Nag-aalala lang ako, Tiniente. Baka ikaw ang mapatay nila. Ayokong mapahamak ka. We'll be right back.
yun? Ano to? Laway mo! Laway mo! Uy! Ayoko na bumawak ng computer. Gusto ko'y balaman. Talaga buhay to. Dapat di mo dito pumesto eh. Oo? Matagal pa ba? Ha? Nagugutom na ako eh. Ah, ayos na to. Oops, sa kanya to. Ikaw talaga. Buha ka na lang dyan. Sarap to. O, diba? Kaya-kaya ko yan. Tukin mo ko rito. Halik ka na, talaga. Halik ka na. Ayos ka ba? Halik ka na, sabi. Ano ba? Sige na. Halik ka na. Ano ba talaga? Dito, suntukin mo ko rito. Kaya ko yan. O, sige. Bukan mo pare. Ganun. O, kaya ko yan. O, sige na. Kaya-kaya ko yan eh. Baka masaktan ka. O, bas, sige. Akong bahala sa'yo. Hindi. Sige na. O. O, sige na pare. Amo? Baka masaktan ka. Sige, yeah, pare. Akong bahala sa'yo. Tatanggapin ko yan. Oh. Mga kasama! Oh! Anong kayo? Saksi ko kayo, ha? Pag nasaktan ko to, hindi ko sagutin, ha? Oh! Ha? Oh! Oh! Ito na! Oh! Oh! Sigurado ka, ha? Oh! Ayos yun, ha? Sige, kaya ko yan! Pare! Mo na kasi! Ah? Oh, sige. Wow! Yeah! Hop! Lagi kami. Ano? Oy! Sabi ko sa tiyan eh. Oh, sabi mo hindi ka masasaktan. Isulong mo ako sinabok eh. Ma'am. Talaga ako sa'yo, Lando. Matinig ka talaga eh. Sabi ko sa'yo eh. Pare, kanina pa ba kayo? Uy. Oh, pare. Pare, pasensya na kayo, natraso ko, medyo matrapik eh. Ano yan? Eto ba? Litrato. Yung sinasabi ko. Pare, ito si Don Donato. Yung dating amo ni Tony. Yung nasa likod niya, yung tagapagmana niyang ampon, si Jamie. At yung iba, yung nasa likod na yan, yun ang mga tauhan niya. Eh, ba't nandiyan ka? Kasama ka rin ba nila? Malayang pare, nagkataon nandiyan kasi ako eh. Oh, papano? Kakausapin ko lang si Papa. Ikaw na munang bahala rito. Dahan. Oh, huwag mo dyan. Oh, sige. Patong nyo yan dyan. Pinasin nyo. Ayos na to. Okay.
Ano ibig sabihin nito? Huwag mong iisiping magkaaway tayo. Alam ko namang mataas din ang ambisyon mo eh. Pero huwag mong sosolohin. Paano naman ako? Kaya mamili ka ngayon. Kay Don Donato o sa akin? Alam mo naman matagal na ako nagtatrabaho kay Don Donato. At sigurado rin naman ako na ayaw mong manilbihan sa kanya ng habang panahon. Matalino ka, Tony. Kaya alam mo kung saan ka lulugar. Very good. Tama lang ang desisyon mo. Kapag tayo na may-ari ng lugar na ito, masusunod lahat ng hihilingin mo. Pero bago mangyari yon, sana mapagbigyan mo ako sa aking hihilingin. Ano yun? Tinik sa atin si Don Donato. Tuso ka rin. Ang tuso ay galit sa kapwa tuso. Walang batas sa ating masasama. Siguradong gagawa siya ng hakbang para mabawi ulit ang negosyo. Huwag kang magalala. Kung di mo kaya, ako nang bahala. Boss! Parating na si Don Donato! Sige, maganda kayo. Tony, huwag ka magkakamali. Tandaan mo, nasa iyo ang pagpasya. At nasa paligid lang kami. Wala kang ibang gagawin kundi iputok yan sa katawan ni Don Donato. Presto, sa iyo na itong lugar na ito. May masamang nangyayari dito, ah. Ano nangyayari dito? Ikaw talaga! Hindi ka mapagkakatiwalaan! Dapat sa'yo patayin! Tama na yan! Ano talaga nangyari? Anong kailangan mo? Huwag akong tanungin mo. Siya. Hindi ko akalain na maghuhutas ka. Ako ang kailangan ninyo. Huwag yun na idamay mga tauhan ko. At bago mo ako ipapatay, gusto kong makausap si Tony. Sige. Alam kong labag sa kalooban mo.
Pero, iho, katulad ng madalas kong sabihin sa'yo, sa negosyong ito, meron tayong mga bagay na dapat gawin. Pero ang hindi mo alam, matagal ko nang gustong lipat sa'yo ang aking negosyo. Pero hindi pa kayo handa. Pero ngayon, tatanggapin ko na. Pero ngayon, wala na akong magagawa pa. Gawin mo kung anong dapat mong gawin. Tatanggapin ko. Nakakaiyak naman ang paghihiwalay nyo. Pero pwede ba? Bilisan mo. Lando, positive. Pwede ka lang. Putok ng baril niya. All the time, sir. Kanino ka ba? Huwag mo rin akong tanungin. Tanungin mo si Tony. Lahat may hangganan. Nagkamali ka sa pagtitiwala mo sa akin. Akin ang negosyo mo. Akin ang negosyo mo. Salamat! Nandito na kayong lahat! Sa kulungan nyo na ipagpatuloy ang kasiyahan nyo! Musa, mamayang gabi, mag-celebrate din tayo. Etong regalo ko sa'yo! Anong nangyari sa'yo? Bumaba ka rito. Gusto mo matuloy ang kasiyahan. Habang buhay pa ang alaga mong kuting.
ako'y porma. Galing na ako dyan. Hindi kayong hahad lang sa aking mga plano. Pusa! 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 Agila, hindi na ako magtatagal. Huwag ka na magsalta. Dadalhin kita sa ospital. Kaya mo yan! Ginawa na ho namin ang lahat, pero ikinalulungkot ko. Lando. Alam kong matalik mo siyang kaibigan. Pero wala kang kasalanan. Naunahan lang siya. Sana'y huwag yang maging hadlang sa layunin ng ating samahan. Woo! Go, go! 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 Go!
bang problema mo? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Wala makakatulong sa akin. Ako lang makakalutas ng problema ko. Ako may kasalanan sa pagkamatay ni Pusa. Patay na siya. At kahit ano pang mangyari, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano mahagilap si Tony. Nakita mo yung dagat na yon? Para ka nagtapon ng karayom. At sinabi mo sa akin na sisirin. Ganun kahirap hanapin si Tony. Ikaw si Matang Agila. Makisig, matalas, puno ng kumpiyansa at tiwala sa sarili. Isang pagsubok lang yan. Susuko ka na. Hindi ba ikaw rin ang may sabi na walang panalo sa walang self-confidence? Sundalo ka. Harapin mo ang problema ng buong tapang. Pwede ba pabayaan mo muna ako? The problem with you is you don't know how to accept defeat. Duwag ka! Major, niminsan hindi ako naging duwag. Lieutenant, kung talagang matapang ka, patunayan mo. Magkano to? 75 po. 75? Nakita ko rin. Pare, i-atras mo agad, bilisan mo! May mga kliyente darating. Ihanda mo na yung mga armas. Ayusin mo na. Alam ko na kung saan nagtatago si Lito. At may palagay akong magkasama sila ni Tony. Tony, traitor ka. Sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong bangkay ka.
Oh, Ed! Pare! Nasaan na? Pare! Itong mga tauhan ko, andang tumulong. Patay o buhay. Maraming salamat sa inyo. Eddie, salamat. Jimmy, nakikiramay ako sa mga pangyayari sa bodega. Di bale, gaganti tayo. Anong kailangan? Pare, alam na nila Jimmy pagtataksi ni Tony. Pareho na ngayon ang naghahanap sa kanya. Pero hindi alam nila Jimmy na may bagong grupo na to si Tony. Pag nagkasalubong yung dalawang grupo, siguradong malaking gulo. Nasaan si Tony ngayon? Nandun sa pier. Good work. Thank you, pare. Maraming salamat. Sige. Pare, wala bang konting pera? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Sandali, ah. O ito. Okay na siguro to. Okay na to. Ingat ka. Sige. Kaliwa mo pala, asintado. Kailangan insayuhin ko ito dahil may injury tong kanang kamay ko. Sige. Gustuhan to ng mga kliyente ko. 30% commission ang para sa akin, Tony. Gagawin ko 40%. Basta't papakayo nila lahat. Siguradong tatagal ako sa'yo, Tony. Dahil tama ang share na ibinibigay mo sa akin. Chopper, ihatid ko na ba sila? Ano bang problema mo? Napakasama mo. Nagagalit ka dahil napatay kong kaibigan mo sa bodega.
Pero anak ka pa rin ng Diyos. Dahil ligtas ka niya. Dahil naubusan ako ng bala. Kung kailan, ikaw na susunod ko. Pwede na kitang patayin. Pero gusto kitang dalhin sa libingan ni Pusa. Doon ko humingi ng tawad. Sige. Iputok mo yung baril mo. Sa'yo, tama ang kasabihan. Na ang tao, hindi mahuhusgahan sa itsura. Sa panahon ngayon, ang mahalaga ay pera. Walang hiya ka talaga. Wala kang puso. Pati amo mo, pinatay mo. Wala na, Martir. Kung napatay ka, bandilang itatakip sa kabaon mo. Sasaluduhan ka. Bibigyan ka ng medalya. Pero sapat na ba to para mabuhay ang mga mahal mo sa buhay? Kung wala ang taong katulad ko, sino ang huhuli sa mga tarantadong kagaya mo? Ha? Sige, lakad! Tiniente, huwag kang pakakasiguro. Tony! Ahas ka! Bakit mo pinatay si Papa? Lumabas ka dyan, Tony! Harapin mo ako! Hindi ka dapat mabuhay! Natatanda mo ba yung sinabi ko? Oo, natatanda ko. Thank you.
Huwag kang makialam dito. Problema namin to. Sige, iputok mo na. Ganyan ka ng ganyan, masisira ang departamento sa iyo. Wala akong magagawa but to order your temporary suspension. Miyembro sila ng International Terrorist Group. Balak nilang bumili ng maraming barel. Sila yung sinasabi ko sa iyo noon. Kung natatandaan mo pa. Just deliver the goods. Let's not talk about the price. Are you sure? What about the police? No problem. What do you say? Kailangan inform mo sa akin ng bagong hideout ni Tony. Sa loob ng 24 oras. 24 oras? Pare. Mukhang nagmamadali yata. Mukhang ngayon gawin niya. Alam ko na. Dadagdagan ko ang bayad ko pag nagawa mo. Pare, totoo yung sinasabi mo ha? Hindi ka nagbibiro. Ang galing mo talaga. Pare, kahit 12 oras pa yan, gagawin ko sinabi mo. Ha ha.
Paalo, alis na ako, pare. Asahan mo, ha? Sige. Alex! Kuya! Gusto kong makausap ni Tony. Tony? Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Huwag ka na magtanong. Manahimik ka na lang. Kung ayaw mong masaktan. Sige! Tahimik ang lugar. Hindi namin alam kung saan siya. Selena, you take the first floor. Kayo! Doon kayong lahat sa kabila! Yes, ma'am! Yes, ma'am! Follow me! Pasok! Akyat! Let's go! Major, nasaan kayo? Abandonado ang lugar. Maliban sa isang taong nakabitin, puno ng granada. Third floor. South wing. Kayong gagalaw, akit kami. Ay may malaking galit kay Lando. Sino kaya siya? Kailangang tawagan natin si Lando para pumunta siya dito at makita niya ang kanyang kaibigan. Wala na tayong oras. Mapuputol na ang lubid. Selena, move in.
Magandang hapon po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Kani-kanina lamang po ay may naganap na malakas na pagsabog ng isang bomba dito sa May Old High Alley Building sa May Tata Avenue, Manila. Malapit po kami. Sa mga biktima ay ilalabas mula sa building. Mga kaibigan, napag-alaman po natin na ang isa sa mga biktima ay si Private Selena Sanchez. Nangyarihan ng insidente. Ma'am, ano po talaga nangyari? I have no comment. Kayong pakialamero. Hello? Di pa tapos ang aking palabas. Hayop ka talaga, Tony. Ano ba talagang gusto mo? Huwag kang mainip, Teniente. Darating tayo dyan. Sa ngayon, gusto kong malaman mo na nasa akin na si Selena. Hello? Tony! Hello? Anong sinabi niya? Si Tony, pinadukot si Selena. Pag-aralan muna natin ng tape. Baka may makuha tayong bagong lead. Huwag ka nang pumanag! Papalag ka ba eh! Alam ko na, pamilyar ang lugar na yan. Mabuti pa puntahan na natin. Baka kung ano pa mangyari kay Selena. Tara.
Hindi siya malayo rito. Ngayon niya matitikman ang galit ko. Nakanda ako. Siguro yung bulsa ay baka maunahan ka. Mga kalaban ng tamaan mo, ha? Hindi kami. Ha? Handa na lahat. Sandali lang. May tatawagan pa ako. Hello. Sabihin niyo sa tinyente niyo, kung may halaga sa kanyang-kanyang taon na si Selena, puntahan niya ako dito sa lumang Hayalay building. Hindi na kailangan. Nandito na ang bida mo. Tapusin na natin ang kwento. Thank you.
Klaseng baril to. Sumakay ka sa chopper. Sundan mo ako. Lahat ng kalaban? Lando! Daniel! Sinetap ni Tony sa computer ang buong building! Ha? Napapaligiran tayo ng bomba! Bilis! Sige! Susubukan kong i-deactivate! Umalis na kayo! Wala na tayong oras! Ako nang bahala! Hey!
Tapos na pelikula mo! Bida ka!